What's up, my gatutu? Back. Number one. Anong gagawin mo, babe? La. Ha? Chill lang. Mag-iisang buwan na akong walang upload. Si Gmac nagagalit na sa akin. Sabi niya, ano? Hindi ka na mag-upload forever. Ayun, nakita niyo nga sa intro. Mga helmet namin ni Gmac. Kasi pag nagla-live siya, lagi nga namin nagtatanong na, ilan helmet mo? Ilang piraso yung helmet mo? Ganun. So, eto, hindi pa lahat din yung mga helmet ni Gmac. Meron pa sa baba. Tapos meron pa, nasa box pa. Wala nang lagayan eh. Wala nang sabitan. Ipapakita ko sa inyo yung mga helmet ko, yung mga ginagamit kong helmet pag mag-moto vlog, ganun. Tapos yung mga accessories na ginagamit namin, mga camera, ganun, mga communicator. Saka papakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-ultimate favorite helmet ko sa lahat ng mga ginagamit kong helmet. Share ko lang naman kasi ayun, wala munang moto-moto vlog ngayon. Stack up muna tayo dito sa bahay. Kasi mas safe tayo dito sa bahay. Ang una, ipapakita ko sa inyo yung camera na ginagamit namin. Or ginagamit ko pag nag-vlog. Unang-una, ito, Osmo. Ginagamit ko to kapag regular vlog. Ayan, yung Osmo camera. Ang kinagandahan nito kung bakit ito yung pinipili kong pang regular cam or regular vlog kapag nag-vlog siya, of course. Kasi ang ganda ng audio, ang ganda ng pick-up ng audio nitong camera na to. May nabasa ako sa message na tinanong niya sa akin, ano yung mas magandang camera kapag nagvo-vlog or regular vlog? Tinanong niya kung mas maganda daw ba yung Osmo or mas maganda yung GoPro Hero 7. Ang i-recommend ko, itong Osmo. So, ang difference nila, itong 7, maganda yung, ano, yung image quality niya. Ang pinagkaiba ng dalawang to is super ganda yung pick-up ng audio nito. Itong Hero 7. Pag sa background, talagang inaano niya lahat eh. Yung sinasagap niya lahat nung ano eh, sound. So, hindi ko gusto tong audio netong ano, GoPro Hero 7. Though, ginagamit ko tong GoPro Hero 7 kapag nagdo-dual vlog kami ni Gmac. Ito yung gamit kong camera. Helmet. Sa helmet cam. Yung stabilization naman, parehong may stabilization tong dalawang camera na to. Pag nagmo-moto vlog kami ni Gmac, so itong gamit ko, nagmo-moto vlog, ino-off ni Gmac yung stabilization nitong Hero 7. Kasi, anong ano mo dun? To save battery daw. Ang kinagandahan nitong Osmo camera na to, kahit nagbo-vlog kami ni Gmac na nakamotor, kuhang-kuha niya yung audio, hindi maingay. Pupunta kami ng West Ab, kasi may ikatest ng motor si Gmac. Gusto ko tong Osmo na to pag regular vlog. Ito naman yung ginagamit ni Gmac kapag dual vlog kami. Hero 8 sa kanya tapos itong 7 sa akin. Ayun. Ang difference naman nito tong 8 tsaka 7. Itong 8, ang linaw-linaw ng image niya. Kasi nga pag nagdu-dual kami tapos pag nag-edit na ako, akala ko maganda na yung 7, may mas maganda pa pala tong 8. Sa pag nag-edit ako ng video is nakikita ko talaga. Super linaw at hindi mo siya i-edit yung color niya. Ito, ganda. Sa long ride naman, ang ginagamit ni Gmac is yung Hero 5. Kasi alam niyo kung bakit instead of Hero 8. Bakit? Mas matipid sa battery ang Hero 5 kaysa sa Hero 8. And of course, hindi mawawala yung GoPro Max. Yan. Sinasabi ko nga yung pang added value tax. Nagbablog ako, di ba? Laging may 360. Pang ano din yun eh. Pampaganda. Ayaw na kasi mag-drone ni Gmac eh. Parang tanga yun eh. Ito ang 360. Sino nag-edit ng 360 mo? Ikaw! Though hindi nyo na kailangan ng 360 or whatever. Wala lang. Gusto ko lang lagyan ng ano, 360 yung mga moto vlog ko. GoPro Max. Next is, ginagamit naming communicator. Ang una namin ginagamit noon, nung nag-i-start pa lang kami is Sena. Pero hindi itong ano ah. Yung pinaka-unang-unang Sena namin is yung SMH5, yung Sena din yun, yung pinaka-unang communicator namin ni Gmac. And then, nag-upgrade siya ng 10, 20, 20S, diba? 10S, 20S, hanggang sa naging
30k siya. Diba? Upgrade, upgrade, upgrade. Meron din kaming isa pang communicator na ginagamit. Itong Paktok, itong Cardo. Ayan. Ano ang mas gusto mo dyan? Hindi ko alam kasi gumagamit lang ako eh. So, hindi ko ano. Iba-iba kasi. Minsan nagagalit si J-Mac sa Paktok. Minsan nagagalit si J-Mac sa 30S. Ay, 30K. Yan, nagagalit siya pag hindi nag-work. Ganon. Nagagalit siya. So, kahit ano, parang maganda. Ito yung mga communicator. Cardo, Paktok, and Sena, 30K. Yun na, nakita niya na yung communicator, helmet cam, and regular cam. Camera. Switch tayo sa dito sa cam na to kasi papakita ko yung jacket na ginagamit ko. Kung nasan nakalagay. Second cam, pasok. Papakita ko sa yung ginagamit kong jacket kapag nag-vlog kami. Alam niyo kung saan sinasabit ni J-Mac yung ano, mga jacket namin. Tada! Ayun. Ito, kay J-Mac to, itong Mac na. Itong binigay na ni Motoworld sa kanya. Wait, sa main jacket ko. Ang kulit eh, dyan yung nilagay oh. So may, ayun yung hagdan oh. Poinks! Kill na ng J-Mac yan. Ayun jacket ko. Yung Dynasty, ayun yung lagi kong ginagamit. Kapag naglo-long ride kami eh. Yan, dyan yung nilagay. Dati dito yung nilalagay eh, sa may ano ng treadmill. Diyan lahat nakasabit. Eh, hindi ako makapag-treadmill. So, nilipat niya dito. Kulit. So, yun. Back to second cam. Ulit. Nakita niyo mga katoto, no? Saan niya nilagay yung mga jacket namin. Next is, eto na. Mga ginagamit kong helmet pag nagmamotovlog. Ito ay 90, Alpha 70, Alpha 90. And the Evo helmet, Evo J-Mac helmet. Mostly, ang mga ginagamit kong helmet is yan, Alpha 90. Modular helmet siya. Magaan siya. Ito, compared dito sa I-90. Itong I-90 na to, ito yung gift sa akin ni Boss Jason nung Christmas. Tapos, ito, binili ni J-Mac, Alpha 90. So, ayan o, mabigat, magaan. Pero parehong modular to. Kung nakita niyo yung ano, yung review ko ng I-90, bilag ko tong helmet na to ni review ko. So, yeah. Ayan o. Oh. Smart HJC kasi. So, ito ang nakaunang high-end na helmet na binili sa akin ni J-Mac. Eh, nakuha ko na. Akala ko siya lang ang magkakaroon ng Alpha series or Alpha helmet. Yung pala, magkakaroon din ako. Gift niya sa akin to nung ano eh, Valentine's. Ito kami, Happy Valentine's Day. Hindi flowers ang binigay niya, kundi itong helmet na to. Ang comments na nakalagay dito is yung Cardo. Dami kong nababasa. May message kay J-Mac sa Facebook page. Yung mic. Kung anong mic daw na ginagamit niya. Any brand ng mic. Maraming nabibiling mic sa Lazada and sa Shopee. So kung nakita niyo din yung pag-install ni J-Mac ng mic dun sa Evo helmet ko na J-Mac. Ayun, panoorin niyo na lang kung paano niya nilagay yung mga mic and whatsoever. Ang bibilihin yung mic pag ano para sa motovlogging helmet nyo is yung mic na dalawa yung guhit. Ayun oh, nakita nyo? Dalawa yung guhit niya. Ayan. And of course, last but not the least, pinaka-paborito kong helmet na naisuot ko sa ulo ko is tada! Ito yung pinaka-favorite ko. Itong J-Mac Evo helmet. Oh, diba? Ang nakalagay na comms dito is yung Cardo. Saan namin nabili tong lens na to is sa ano lang. Secret! Meron din ulit sa Lazada and Shopee. Super nagustuhan ko tong helmet na to kasi ang gaan niya, meron siyang aerodynamics. Nung gamit namin yung ZH2, diba, naka J-Mac helmet ako. Tapos ang bilis ni J-Mac. Kasi pag mabilis siya magpatakbo talagang pag yung ulo ko talagang gumaganon-ganon. Eto, nung suot ko tong helmet na to, wala, steady lang ako. Ganun, nakaganon lang ako. Ay, first time pala ng J-Mac helmet dito sa expressway, oh. Tingnan mo, hindi hinahangin. Galing, oh. Hindi sumasama yung ulo ko. Meron siyang aerodynamics, which is super cool. And magaan lang siya. Tsaka, ang astig niya. Ayun. Eto. Pinaka-favorite helmet ko. J-Mac Evo helmet. And there. So, yun lang mga katoto. Share ko lang yung lahat ng mga ginagamit ko. May isa pa pala akong helmet, yung bikini rurok. Pero nasa box na. Andito dati yun eh. Naka
Nakasabit dati dito yun eh, pero ewan ko. Nilagay ni J-Mac sa box. Etong ibang mga helmet na to, iba-vlog din ni J-Mac daw yung ano, yung ibang mga helmet. Kung nakita niyo pala yung vlog ni J-Mac, mag-giveaway siya ng Rurok na helmet. Yung mga bumili ng mga jersey na red and white, kung meron na kayo noon, kung nakabili na kayo, automatic na may entry na kayo sa raffle or giveaway. Basta yun. Panoorin nyo na lang ulit yung video na kung paano mag-enter for the raffle. So, ayun lang mga katoto. Salamat sa panonood and I'll see you on the next vlog. Babush!